kang karapatan maging malaya! Wala ka! Hindi pa ako tapos sa'yo! Papatayin kita! Nay! Ano ba naman, Nay! Nay, bakit po ba kayo nagkakaganyan? Bakit po ba lagi niyo gusto makasakit na isang tao? Nay, hindi po ba kayo napapagod magalit? Nay, hindi po ba kayo nanghihinay sa mga tao nagmamahal sa'yo na pinapatay ng galit sa puso niyo? Nay, minahal naman kita eh! Nay, tinuring kita pamilya! Nay, pero bakit ganun? Bakit ganyan na lang yung galit mo sa kapatid sa mga taong mahal ko? Nay, ano po ba yung pwede kong gawin para magkaayos na tayo? Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako tatanggalan ng karapatan ng pangiina kay Arlene! Hindi mo ako ididihin! Kay Ay, tama na! Patay na! Patay na! Patay ko kayo lahat! Iisa-isahin ko kayo lahat! Salunga! Bells, nasaktan ka ba? Hindi, okay lang ako. Ikaw, anak, nasaktan ka ba? Hindi po, mami. Okay lang po ako. Mami, pasensya na po. Hindi ko na po kasi napiginan yung sarili ko eh. It's okay, anak. As long as hindi ka nasaktan, yun ang importante. Hindi ka na. Mabuti pa, umuwi na tayo. Ay, sandali, sandali ha! Ako, hindi pa tapos ang hearing ha! Ay, Willet, masyado nang mabigat tong araw na to para sa atin lahat. Baka naman pwede natin pakausapan yung judge. Eto, sige, paano ikaw na maghahatid kay na Ma'am Belle tsaka kay Annalisa? Total may jeep naman kami ni Annie Sweet. Okay lang po, nandiyan naman yung driver namin. Sabihin, hindi. Hindi ako mapapalagay pag hindi ako naghatid sa inyo. Gusto ko makasiguradong ligtas kayo. Ari, bakit hindi mo na ibigay? Boss, nagkagulo. Nag-away-away pa sila. Eh, paglapan natin ito. Punta tayo kayo sa kayo. Oo, sige, sige. Parang anak doon tayo, eh. Kanina pa yung sasakyan dyan, ah. Mabuti pa, lapitan natin. Ha? Hindi ko man nakuha ngayon si Stella. Sisimulan ko na ang paniningil ko ng mga buhay. Alam ko na kayo sa loob. Hindi, okay lang. Pwede ka na mahirapan yung mabas. Yes, sandali, sandali. Natira matibay. Maliban dun sa security guard. I-check na rin namin yung CCTV footages para malaman namin kung ano talaga nangyari tapos babalitaan namin agad kayo. Magpapadala na rin ako ng mga ibang tao ko rito para makadagdag ng security. Please, pakiyat si Agent Trevino palabas. Thank you again. I can't imagine ang dami-dami kong binabayaran ng security pero nagawa pa rin ng kriminal na yun ang gusto niya. Sayang lang ang perang binabayad ko sa mga inutil na to. Paano kung may nangyari sa pamilya ko? Mamita, kumalma lang po kayo. Lola, baka atakayin po kayo sa puso. Hindi ko nahayaang mangyari ulit ito. Kailangan na natin mga ibang bansa. Kailangan na natin ayusin ang papeles ng mga bata agad-agad. Importante sa akin, ang safety ng mga bata. Hindi sila safe dito. Eh, paano pagtestigo ni Annalisa? She doesn't have to testify, ma. That's not important. Importante, safe si Annalisa. Safe tayo. Paano yan? Hindi natin pwede pabayaan yun. Kung hahayaan natin gano'n na lang, eh, kailangan mapakulong si Stella. Baka lalong gumulong buhay natin kung hindi natin gagawin yun. I don't care about that anymore, ma. Pero, Belle, pagkatapos na lang natin, pagkatapos niyang tumistigo, tapos ang lahat, tsaka tayo pwedeng umalis. Please, we have to see through this. Kailangan tumistigo si Annalisa. At tsaka hindi ba sinabi naman ng NBI na magdadagdag siya ng security? Ayaw ko rin naman na may mangyari sa apo ko. Please, Belle. Pinagmukha mo akong tanga. Akala ko ba yung tanga ko? Nagkaroon ng aberye. Lintik na Annalisa, humigpit tuloy yung security mo. Inaalam siya na dapat mag-ingat. Hinihintay ko na lang sa balita kung sino tinamaan sa mga balang pinaulang ko sa kanila. Igago ka pala eh! Tsaka na mas paghihigpitan ng mga security mo ngayon. Dahil sa sinasabi ko, at paano ko tinamaan?
kaya. Bako yung nawala na ako ng isang anak. Kapag may nangyari kay RJ, ikaw ang papakaya. Bigyan mo ng halagang pagkakakulang mo. Singilin sila sa buhay. Patay mo siya ng isa. Huwag kang mag-alala, Stella. May bago akong plano.